Good morning mga kababayan. Nalas 8 na. Joke lang, mga 7:30 lang. Punta tayong mag-almusal. Pero yung araw, oh. Oh. Yung araw natin parang ano na. Alas 12 na, kainit. Grabe. Naligaw na yata ako, ah. Taylor. Ah, ito na nga. Naliligaw na ako. Lampas na pala. Ayan mga kapabayan. Maraming tao ngayon kasi Eid. Dati nag-almusal ako mga 5:30, alas 6. Ngayon, napasarap ng tulog kasi pagod kahapon. Daming ginawa. Ay, sana mayroon pa. Sige mga kapatid, dami ali. Bye bye. So mga kapatid, ang topic natin ngayon, first topic, ay kung paano mag-abroad o may balak kang mag-abroad, anong mga dapat mong gawin. So mga kapatid, ang una mong dapat gawin ay kumpletuhin mo yung mga requirements mo. Yung mga mahalagang requirements na gagamitin mo para makapunta ka rito sa abroad, kahit saan mang bansa. Ang una kapatid, ang gagawin mo, medyo matagal yan eh, minsan nakakaproblema kayo dyan. Ang una nyong kunin ay yung birth certificate nyo mga kapatid. Kailangan yan. Maraming department ang gustong makita yan. Katulad ng police clearance, kailangan din yan. Tapos, pangalawa, barangay clearance. Ah, sedula muna, kuha ka muna ng sedula. Barangay clearance, pangatlo, pang-apat ay police clearance. Panglima mga kapatid ay NBI, yan. Napaka ano rin yan. Napaka number one ng NBI clearance. Yan matitingnan kung ikaw ay mayroong records bago ka makalipad ng bansa. Hindi ka makakalis mga kapatid kung may records ka dyan sa atin sa Pilipinas. So yung panghuli na mga kapatid ay yung passport. Yung passport mga kapatid, yung talaga, pag yun ang nahawakan mo na, talagang ano na, may chance ka na na makaalis yung passport. Yeah. So ang kwento ko lang mga kapatid, nung ako yung may balak ako mag-abroad, ano, sana maging inspirasyon nyo to, ano. Bagamat wala man ako natapos na degree sa pag-aaral o college degree, nangarap ako makapag-abroad kasi sabi ko, mahina ang katawan ko sa construction. Kaya ko naman, kaso tuwing sa isang buwan, nagkakasakit ako. Mga dalawang beses, minsan tinatatlo pa. Kaya ko naman, nagaling naman ako. Pagkagaling ko, pasok ulit. Sabi ko, itry ko kaya mag-abroad kasi marami ako na papanood sa mga YouTube, Facebook na hindi gaanong mahirap pag nag-abroad, lalo na kapag yung housekeeping. Pag yung housekeeping sa ano, ha, sa katulad nito, mga hotel tsaka bilya-bilya, hindi katulad sa bahay, kawawa yung mga kababayan natin. Housekeeping din naman yung DH yata ang tawag doon pag sa bahay. Halos 4 hours lang tulog nung iba, 3 oras. Kaya mga kapatid, kung kayo mag-abroad, dapat ano, housekeeping na lang sa bahay, hospital, ganyan. Lalo sa mga kababaihan, may day off pa. Ganon din naman yung sahod. So, balik tayo dun sa ano, at aking ex buhay, ano, paano ko nakuha yung passport ko, ano.
Nagtatrabaho ako niyan sa ano, sa canteen sa Lucena. Kasi naging ano ako eh, chef-chefan. Mga restaurant food. Eh magkano lang yung sahod doon? Halos 9,000 lang sa buwan. Parang pang sarili ko lang. Inisip ko na gusto ko makatulong sa magulang ko. Nagpasok, unang ginawa ko mga kapatid, nagpasok muna ako ng TESDA. Welder. Kaso nga lang, nung ako'y nakagraduate ng welder, may dumating na agency dun. Available naman ay cleaners. So, ginarab ko na rin. Sabi ko, ano ko lang, magiging step and stone. Yun. Nung may visa na ako, saka naman umaning welding, saka naman nagka-available, sabi ko, sige, laban na to. Ayan mga kapatid, ng aking experience, yun ah, lumaban na, nandun ah. So paano ko ba nga nakuha yung passport, ano? Doon nga pala tayo sa passport, lumayo na. Yung sa passport mga kapatid eh. Di, nagluluto nga ako. Ay, nakiusap ako doon sa ano, doon sa amo ko na sir. Baka pwedeng ano, baka magpunta ako ng DPA, mag-a-abyad ako ng mga passport, tapos mga ano, lahat na 'yon, inabyad ko pa isa-isa. So ay lagi na akong absent, di nagpasya akong umalis muna doon sa trabaho ko. Eh siyempre pag walang cook, walang kita ang canteen. Nakakahiya rin naman, di tumigil ako. Ang ginawa ko mga kapatid, nakituloy ako doon sa kapatid ko. Doon dyan sa Lucena. Ang ginawa ko, nagtinda ako ng tinapa. Salamat naman sa Diyos at natuto ako magtinda ng tinapa. Yan, nakaipon. Nakakuha ng passport, NBI. Lahat ng clearance. Maging sa pag-a-apply mga kapatid, naging ano ko yung pagtitinda. Naging gabay sa akin. Saka yung kapatid kong nasa ano dati, yung nung nabubuhay pa siya, natulungan din akong magpa-medical. Kasi may pera naman ako, kaso yung pamasahe pa Maynila hanggang Lucena, grabe. Napakamahal. Kaya kung kayo'y mag-a-apply din mga kapatid, talagang siguraduhin nyo na yung inyong budget. Kung maaari may hawak kayong mga 30,000 pataas. Swerte na rin yung ano, yung ano, yung kaunti lang magastos, mayroon nagsasabing ano lang 20 pababa. Pero ano na, siguraduhin niyo may 30 kayo pataas. So yun nga mga kapatid, hanggang nakuha ko yung passport ko, tapos nag-a-apply na ako. So hanggang dito lang muna mga kapatid, ano. Ang next topic natin ay yung mga interview naman, kung paano yung makukuha yung makasagot sa interview, kung anong mga interview sa housekeeping. So ito lang ay yung paano mag-abroad, paano magkumuha ng mga requirements, kung ano yung mga dapat na kuning requirements bago makaalis. Sana na may natutunan kayo dito sa video na ito. Sabi ko nga, wala muna tayong content na charity ngayon. Ipon-ipon muna para sa pamilya. Yun.
babawi na lang ako kapag ano na. Medyo naka-raos-raos na tayo. Maraming salamat mga kapatid. God bless us. I love you. And Eid Mubarak sa mga kapatid nating Muslim dyan. I love you all.